dahil sila'y aking mga lingkod, or okay, they are my disciples, sabi niya ganyan, ay guaranteed, may guaranteed na sabi ng Panginoon na they will not lose reward mm-hmm. in heaven. So, anong may maganda pa rito makikita rito sa sinabi ni Jesus Christ, yung sinabi rito, bakit pwede naman magbigay tayo ng tubig lang sa isang nauuhaw? Okay. Ano? Pwede tayo magbigay ng tubig lang, pero bakit sinabi pa ni Jesus Christ sa malamig na tubig? Ito'y tinatawag na tunay na gawa. Ano yung talagang yung intention mo, ito toong pagtulong. Kasi meron yung mga pagtulong na, sorry to say, ano, uso yan. Tutulungan, kuwari, meron tayong kakilala na kuwari, kailangan niyang umuwi ng probinsya, ano? Uh-huh. At kailangan niya ng pamasahe. Eh, ang pamasahe, kunwari, sa probinsya, sabihin mo na, is 1K, kunwari lang, ano? Uh-huh. Tapos, meron itong paimbabaw na tutulong, magbibigay siya, ano, kulang. Ano, ibig sabihin yan, yung pagtulong mo, isiguraduhin mo yung talagang ang point mo, yung comfort mo talaga, yung makatulong ka talaga ng totoo. Yun. Kasi sabi dyan, kung talagang tunay ang intention mo, sigurado po, you will not lose reward automatic. Sigurado yan. Kapag yung dinaanan na ng apoy, yan yung sinasabing mga precious stone mm-hmm. na hindi yan masusunog yung mga ganyang gawa po. Yes. Okay? So, kaya it's a reminder to us, we are servant of the Lord, whatever we do, dapat i-take natin ng seryoso ito. Mm-mm. Ano, we should take serious on this. Remember, sabi ko nga kanina sa isang church, ano, to be honest, uh-huh. mahirap malaman ito kung sino yung nag-a-acting lang sa totoo, kasi pareho eh, parehong nagpupuri, ano, parehong nananalangin. Sabi rito sa Matthew chapter 6, itong mga aktor na ito, they pray in the synagogue. Oo. Minsan mas maaga pa sa sayo, no? Oo. It's to be seen by men. Oo. Ano? Sabi ron, pero honestly, ang hirap ma-detect ito eh. But remember, take heed, sabi ni Jesus Christ, be careful, sabi mm-hmm. ni Jesus Christ, kasi sa Diyos walang matatago. Parang tao rito sa ating daigdig, pwedeng maloko mo. Pwedeng ma-deceive mo sa mga pananamit mo, sa pananalita mo. Uh-oh. But again, kung yung acting lang ang hinahabol mo is just to be praised by men, sorry na lang. So balik tayo doon sa gawang hindi ruby work na ruby work. Oo, na tinatawag. Ito, dapat dyan, ang motive ng heart dyan eh, sino bang napapasalamatan sa iyong ginagawa, number one. Ano, kung napapasalamatan na yung Diyos, praise the Lord, mabuti po yan. Amen. Pero kung ang laging napapasalamatan ikaw, tapos eh, ikaw naman na, hindi ka naman nagko-correct, mm-hmm. ano, ibig sabihin eh, puro papuri sa'yo. Sa'yo lang ha, na po yan. Ano, actually, bilang tayong mga lingkod ng Diyos, bilang tao, minsan pag may nagpapasalamat sa atin, hindi natin maiwasan, bilang tao, tayo natutuwa. Bonus po, yun yung tinatawag na we receive the joy from the Lord. Okay. Pero mag-iingat tayo doon sa ating pagpapasalamat na tayong nagagalak, ingat tayo sa temptation. I-correct mo siya later on. Paalalan mo siya, salamat sa Diyos at ginamit ako. Amen. Yan. So, minsan kasi marami tayong napapanood ngayon, kuya. Actually, talagang ano na eh. Talagang sila na. Ano? Another thing, sino ba talaga ang mag-glorify? Yan. Is it really the Lord? Uh-huh. Ayan. So, yan yung mga dapat na gawa na hindi masisira o mawawala. Ano? So, yun. Also, I would like to mention yung inheritance. Ano? Okay. Inheritance reward. Yung inheritance reward naman na minemention sa 1 Peter chapter 3 and 4. Sabi dyan, yan yung mga inheritance. Pag sinabing inheritance, hindi yan na base sa ating gawa. Minana nga po yan. So, ibig sabihin, pag minana, mm-hmm. siyempre, Diyos ang may gawa yan at ibinigay lang sa atin sa gift. Yan yung mga hindi mawawala. Automatic hindi mawawala ang inheritance. Mm-hmm. Ano, kagaya ng salvation. Ano, inheritance yan. Inheritance. Kagaya nung yung magkaroon tayo ng bahay sa... Teka, yung salvation is an... inheritance, gawa ng Diyos yan. Okay, gawa ng sinabi Diyos. Kasing inheritance. Baka maya-maya kasi, hindi natin gawa yan. Uh-huh. So, be clear lang tayo, ano, yung meron yung mga inheritance, yan yung hindi natin tatawag yung reward dyan, inheritance, ang sabi dyan. Sabi doon, yung sa 1 Peter 3:4, ano, mm-hmm. inheritance, incorruptible, undefiled, fade not away, mm-hmm.
which is kept with the power of God through faith unto salvation, sabi doon, ano. So iba yan. Yan, hindi yan mawawala, hindi natin tinirabaho yan. Okay. Okay. Ngayon, yung kaparis, kasama dyan sa inheritance, yung bahay. Sinabi ni Jesus Christ, in my Father's house, there's mansion, and I will prepare a place for you. Inheritance po yan. Uh-huh. Hindi rin tayo ang ano dyan, ano. Ang gumagawa yan, minana lang natin. So ang pinopoint natin, ang pwede lang mawala, ano, actually, ay yung mga ginawa natin, which is later on will be based kung anong motive, okay, ng ating mga gawa. Ayan, so I hope we are encouraged, ano, sa ating mga gawa. Remember po mga listeners, mm-hmm, ano, brothers in our Lord Jesus Christ, na naglilingkod sa Panginoon. Lagi natin tanungin ito, yung ating mga gawa. Is it our work? Is it rubbish? Is it rubbish or for ruby? Or is it ruby? Yes. Okay, so, amen. Because later on, tayo rin naman po makikinabang dyan. Ano? Mm. Alright. Amen. So, amen. Yun. So, ang ganda ng ano natin, ano, be careful not to practice your righteousness. Parang pumasok dito yung proseso. Sa isip ko yung proseso ng pagiging Kristiyano. It doesn't mean that if you're already a Christian and you receive your Jesus Christ as your Lord and Savior, yes, ay okay na, nandun ka na. Mm. Diba? Mamumuhay ka na kung anong gusto mo. Kasi doon ka na lang, nakaupo ka na lang sa loob ng bahay. Wala ka nang ginagawa. Kasi sinabi mo, I did. Yes. I received Jesus Christ as my Lord and Savior. Oh, oh. But it says here in Matthew 6:1, ang sabi niya dito, be careful not to practice your righteousness, yes, in front of others to be seen by them. Yes, yes. No? So, it's true. Marami kasi nangyayari sa atin, ano? So, hiling natin sa lahat ng mga kaibigan natin, ng mga Christians, do not huwag kang mahihiya, opo, na pagsabihan ng kapwa mo Kristiyano. Opo. Diba kasi ito nakikita ko, na habang merong, ang isang Kristiyano ay merong napapractice na kung minsan ang alam niya ay tama. Diba, Pastor? Mm. Ang pagkakaalam niya, ito, this is good, this is, I have to do this one. Yes. Okay ito sa paningin ko. Mm. At saka parang feeling ko, maganda ito sa Panginoon. Mm. Kaya mahalaga dito yung fellowshipping eh. Yes. Papasok dito yung fellowshipping. Kasi nga, para sa ganun, hindi mo ma-practice yan. Yes. Na ang pagkakalam mo ay okay na nakikita ng iba. Kaya maganda yung, we have to tatapikin, clap the shoulder of your fellow, yes, Christian, especially na kung yan ay yes, nasa loob ng church. Yes, and siguro ako, sa akin lang, even pagkahalimbawa, pastor. Mm. Pastor ako at somebody will clap my shoulder and sasabihin niya na, God bless you, Pastor. You're really doing good, but there are some things like this and that na siguro you have to be very careful. Yes, be thankful tayo doon pag ganun. Thankful tayo doon. Sa mga nagko-correct. Yeah, sa mga leaders, mga pastor, huwag kayong magagalit. Oo. Di ba? Bili ng Panginoon niya. We should edify each other. Yes, amen. Same as true with doon sa mga hindi pastor. Like for example, the deacons, yes, the leaders. All the members of the body of Christ. Yes. Yes. Whatever those things na happens into their life, yes, dapat i-welcome natin yung pangayon. Yes. Especially na kung kapwa Kristiyano natin yung nagpapaalala sa atin. Yes. Because God always do a lot of things into our life. Yes. We don't know na yung lumapit sa iyo na taong yan, yan palang ginagamit, sugo ng Panginoon. Yes. Yes, to speak to you. Ano? Yes. Amen. Okay. Kaya napakaganda nito. Mm. Okay? Kasi sabi niya, if you do, you will have no reward from your Father in heaven. Yes. Napakasakit yun, di ba? Ang hirap yun. Ang hirap tanggapin yun. Dahil lang sa ano, dahil lang sa walang nagpaalala sa iyo. Kaya kahit na yes, amen to that. Kung ako naman o kung ikaw naman kapatid ay nakikita mo na pero hindi mo pa rin sinasawata o sinasabi, sinasagawa. Oo nga. Kaya sinasabi mo na, yeah, Brad, Pastor, mukhang meron tayong problema sa ganitong paraan ng ano ah. Yes. Oo. Minsan kasi Pastor ito, bato-bato sa langit. Mm. Ano? Ang tamaan, umilag. Kung kakayanin. May mga pagkakataon kasi na kung minsan, since parang sinasabi na we have this, our salvation or the faith that we have is individual. Yes, yes, it's true. It's true. Pero yun nga, meron tayong mga nagagawa na kung minsan hindi natin namamalayan at nakikita ng iba. Yes. Diba? Oo. So, let God do the work. Yes. And then, lagay mo sa puso mo ang pagmamahal.
na, yes, tama. Na kung sinita ka nila o kaya sinabihan ka nila, pray for it that you're going to listen. Yeah. Yes, amen to that. Diba? Yes, I entirely agree talaga. Totoo po yan. Brothers nga, ano? We need each other. Biblical din yan, walang nabubuhay na nag-iisa lang. Kaya nga, nilikha si Eva. ano? So, praise the Lord for that. So, in summary, I would just like to summarize yung ating na topic ngayon. Ano? So, yun nga po, tingnan natin kung ating ginagawa bilang isang mananampalataya, is it a rubbish work or a ruby work? Mm-hmm. Ano? Dahil alam na natin kung anong mangyayari pag rubbish work, wala tayong reward niyan. Pero kung yan ay ikararangal ng Diyos, sigurado mapapabuti lalo tayo. Ano? So, amen to that. Alright, so that's about it. Matthew 6:1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Yes. So that's about it for this morning. Sa mga nagtetext sa atin, sa ating text line at 0999-691-1111. Maraming salamat. Sabi niya kanina, yes, walang audio. Sa ano to? Sa internet. Sa Facebook. Pero okay na po tayo. Maraming salamat, Texter. 2359 ang last 4 digits ng kanyang cellphone. Okay? Nakikinig via 97.5. Wow! Praise God. Tapos nakinig dun sa Facebook. Yes. Okay? At sa lahat ng mga nakikinig sa Facebook naman, from Hawaii. Hello po, Hawaii. Kay Kuya Nelson Retotal. Yes. Nakikinig siya ngayon. Oh, praise God. Ha? God bless you. Together with Ate Ligaya Retotal and the kids, si Lynette, si TJ, si Shelly. Yan, magandang umaga. And good the kids. Good morning po. Yes. At saka si Ma'am Mary Ann Villegas. Uy! Oh. Sa church mo to, Pastor. Yes, opo. Yan ang ating isang masipag na manggagawa ni Lord. Amen. Yes, amen. At syempre, si hindi mo kasi nakikita to, pwede ka rin sanang bumati kung nakikita mo to sa Facebook, no? Ayan, si Miriam Kabingabang Kariaga. Ayan. Ay, lupo, lupo. My batchmate when I was in college. At ang aking pinsan, which is in UAE. Ayan, si Sharon. Yes. Nurse siya sa UAE. UAE. Oo. Sabi niya, ang mga nurse daw, wag mo daw silang lalait-laitin. Baka hindi mo alam, siya ang magiging nurse mo pagdating ng araw. Delikado. May atraso ka. Oo, atraso ka. Tutusukan ka ng karayo. Okay. Sharon, magandang umaga. At syempre, ang aking batchmate, once again, sa Hong Kong, si Joe Salves Agadraca Antonio. Hello po. Yan, magandang umaga, good batch. Good morning po. Wow! Si Ate Eliza Enriquez. Siya rin ay nanonood sa atin all the way down from US of A. Wow. Di ko alam kung saan parte. Kaya may ginawa USA na lang. At saka si Ma'am Delia Di Moloy Dingayan. Sa Sudipe di Lucuzur. Wow, Ilocos. Oo. Pero hindi ko alam kung nandito ba siya sa Baguio City. Kasi meron silang bahay dyan eh. Opo. At saka si Sergio. Sergio Dingayan, magandang umaga. Hello, alam mo, they are really blessed sa mga anak nila. Yung isa kakagraduate ng PNP, Asian Judel. At saka yung isa nasa PNP na rin, si Jimboy. Maliliit pa yung mga yan nung nandun ako sa kanila, mga bata. At syempre, iba talaga ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Uy, si Pastor Erickson Monge Asuncion. Hello po. Magandang umaga, Pastor, ng Nueva Era. Hoping na makakadrop ako dyan pagka bumaba ako from Baguio City. At saka the whole group ni Pastor Erickson Monge Asuncion, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. At syempre, binabati ko rin si Christel Rina. Yan, ang aking pamangkin. She's the ambassador of... what do you call this one? Sa mga indigenous. Galing, ha? Yeah, at saka I'm so great, blessed, and it's a great job. Well done. Yes. Sa pamangkin namin ito kasi nasa Taiwan siya. Yes. Nakijoin sa mga ambassadors ng mga natives. Galing. Mga indigenous. Yes. Okay, not only in the Philippines, I think the whole Asia. Wow. So God bless your group, yes, anak. God bless po. Ingat. At syempre, binabati ko rin magandang umaga si Ate Mia. Simon. Hello yan, po. Sa Solano, Nueva Vizcaya. Yes, sa wakas, Pastor, Mia. Bumaling na siya. Ito yung yung sister-in-law ko na nasa hospital together with my mother, God. My mother-in-law.
your mother-in-law, which is still in the hospital for this time. Yes. We keep on praying for you. Nanay. Keep praying. Oh, si Nanay Lolita Simon. Nandun ba siya sa Salubris? Uy, binabati ko pala. Magandang umaga si Dr. Damasco ng Salubris Hospital. Diyan sa Maysulano, Nueva Vizcaya. Hello po, sir. Magandang umaga po. Yun lang. Maraming kang pagbati, Pastor. Oh, batiin ko rin yung aking mother, si Mother Mila, of course. Try niyo yung kanyang barbecue diyan sa Takay. Ooh, anong oras ba siya nagluluto doon? Every 4 p.m. Wow. Sigurado kong makakalimutan ninyong magbayad. Eh, wag pala, wag. Sasarap. Wag of naman. Of course, sa aking anak, talaga namang pinagpala ni Lord at may trabaho na siya. Amen. Ngayon. Praise at, God. At sa lahat ng ating mga kapitbahay diyan sa sa Takay, at mga members ng TLYM at of course Gospel of Christ family, hello po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga friends na hindi ko mamabanggit, kaway-kaway po ako sa inyo. Huwag po kayo magtampo, ha? Yes, magandang umaga po. At saka yung mga taga Aurora Hill, yung kapitbahay ni Pastor Rodel sa Aurora Hill. Ah, yes. Mga yan, di ba? Speaking of. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Aurora Hill, lalo yung mga kapitbahay ni Pastor Rodel. Yes. At saka yung mga churchmate. Ano pangalan ng church niyo, Pastor? Sampos, ha? FCF. Pakita ko dun sa video para at least makita kanila. Dalawang artist ako dito, etong isa si ano yan, si Chuck Perez. Anong bata-bata pa, no? Yan, magandang umaga sa lahat ng mga taga dyan sa Aurora Hill. No comment. Dalawang artista. No? That's about it for this morning. Yes. Siyempre, we would like to invite you once again to be part of our program. Yes. That is every Wednesdays and Fridays. Yes. Pero this coming Friday. Yes. Maraming salamat for always watching. And of course, once again, ang hinihingi lang po namin sa inyo, please share this video. Yes, malaking bagay po. Be partakers of God's gospel. Amen. Wala na, Pastor. Anong oras pa ng church ninyo? Ngayon, meron pang activity mamaya. May lakad pa. May lakad pa. Yes. Pero yung church ninyo every Sunday? Every Sunday, na-adjust na. 5 p.m. na po ngayon, praise God. So wala nang rason, ano? Para hindi makapunta. 5 to 7. O, baka naman mamaya-mamaya, meron pa silang dinner date naman. Anako! Lipat natin ulit sa umaga. Mahirap pa, puro rason, ano? So sa lahat ng mga kaibigan natin, especially at the hub, La Trinidad Benguet, sa lahat ng mga students ng SEE from the Philippine Bible Theological College. Yes. PBTS. Yes. Yan. Binabati natin isang magandang umaga. Pagpatuloy nyo lang yung mga ginagawa, yung mga ministries po natin. Pagpalangin ng Panginoon. Yes. I know that God will provide all of those things. At syempre, habol ko na rin. Sina Macdo Caridad, magandang umaga. Kay Wilda C. Moss, good morning. Kay Ate Lolita Dalo de la Cruz. At ang aking batchmate, si nurse to si Gail Luigi Aspejo. At syempre, binabati ko rin si Ate MJ Sky Austria Agulto. Yan, magandang umaga sa inyo. Yan, okay. So, yan ang mga listeners and viewers natin sa Facebook. Wow, amen. Praise God. So, we have here a song. Eto, maganda tong song na to. It's a Wonderful Savior. Wow. Yeah. Talaga naman. So that's about it. I'm DJ Tommy. And Pastor Ramil de los Reyes. Magandang umaga and God bless you all. Thank you po. Bye-bye.